Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ay napaka-importante sa ating mga alagang mga bibi. Sapagkat, kapag ang ating bibi ay ganito nakalalaki, yan, yung unang tubo ng mga balahibo nila mula sa ganitong edad, yan yung pinaka nagbibinata na sisiw. Pag tumubo ang balahibo niyan, parang ganyan. Yan. Ngayon, yan ang pinaka stage na ang bibi. Tumutubo yung mga balahibo, nagkukumpleto na yung balahibo. Pero yung mga pakpak nila, mahaba. So yung mga bibi, natural na lumilipad yan. Ngayon, kapag lumilipad yung mga bibi, may tendency mawala. Malilipad sa ibang lugar, mawawala. Yung mga bibi, pag lumilipad yan, minsan matataas. Akala mo nga ibon talaga eh. Marami na akong nakikitang ganyan, meron na rin ako lumipad na ganyan. Ngayon, itong mga bibi namin, sumasampa na dyan. Sa bubong. Pumupunta na sa puno. So, bago pa mawala, dapat ang mga bibi natin, kapag yan na yung stage nila, dapat natin putulin yung mga pakpak nila. Yung mga flight feathers. So, yung mga bibi, pag binuka mo, may flight feathers yan, may secondary feathers. So, makikita natin yan. Kukuha tayo ng sample. Ito na isa nating bibi. Ayaw niya magpakita. Ayan. Tinatago niya yung ulo niya. Sige, tago mo na yung ulo mo. Iya siya. Ayan. Sige, tago mo na yung ulo mo para hindi ka nahiya. Ayan, sige na, okay. So ngayon, ito yung pakpak nila. Ayan. Ito yung secondary feathers. Turo mo. Hawakan ko. Ayan, sige. Ito yung secondary feathers. Ayan. Describe mo yung salungat. Ito yung tubo nila pa ganun. Papunta dito. Yung flight feathers, eto. Pa ganun naman siya, pa ganun. Ngayon, dito natin puputulan ngayon yan mula dun sa pinakaunang flight feathers. Eto yun. Eto yung pinakauna kasi nakaturo yan ganun. Yung kasunod niya, eto, ay dun na nakaturo. Ayan, magkakamukha sila. Secondary feathers. Secondary flight feathers. Ito yung primary flight feathers nila. Ayan. So, yan ang puputulan natin, yung flight feathers na yan. Ganito. Paganito. Para medyo maganda siyang tignan. Ayan. So, puputulan ko muna. So, ito na ngayon yung naputol. Ayan. Ito yung kanyang secondary flight feathers. Ayan. Ito naman yung kanyang primary. Tinutulan natin pa ganito para maganda, paganda pa rin siyang tignan. Ito yung busalsal ng pagkakaputol para pag itinupi niya yung pakpak niya, maganda pa rin. Maganda pa rin tignan. Oh, yan o. Oh. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng balahibo nila. Ganyan ang mga bibi na medyo hindi nakukulangan sa pagligo. Ngayon, ito yung pinaka pakpak niyang isa. O, hindi kaya papakita. Hindi pa ito naputol. Ayan. Ito yung pinutol kanina. Ayan. Ayan. At dito natin siya pinutol sa kabila. So, puputulan pa rin natin yan. Ayan. Ang ating alagang bibi. Itong mga buntot niya. Ayan, maliliit lang. Pero maganda yung kanyang pagkaka. Ayan. Kita? Ganyan ang idea? Yes. Sa kabila. Relax ka lang, bibi. Ganyan din. Okay. So, kapakawalan na natin ngayon siya. Maganda pa rin. Yung iba kasi, pinuputol nila yan sagad pati secondary flight feathers. Hindi magandang tignan. Yan, maganda pa rin, oh. Parang walang nangyari kapag pinutol mo yung pakpak nila. Hindi yung iba kasi sinasagad na putol. Tapos per square. Oh, lahat ng yung primary tsaka secondary, pinuputol lahat. Pangit tignan yung bibi. Kung nagbebenta ka, medyo hindi maganda tignan. Sa pagkain, hindi appetizing. Kaya kailangan medyo maganda silang tignan pa rin. Pero yan, ang pinaka-importante sa mga nag-aalaga ng bibi, ang magupitan.
kahit sinong tanungin nyo nag-aalaga ng bibi, importante. Kung hindi, mababawasan yung mga bibi nyo. Lalo na pag baga na experience nila lumipad, nakpo. Masasarapan sila, lilipad sila ng lilipad. Lilipad sila sa papuntang kaldero. Pumupunta na sa mga taas-taas. Sabi ko, mawawala na itong mga to. So, dapat talaga, kapag pinapagaspas niya yung mga bakbak niya. Dapat talaga, kapag ganyan stage, puputulan na yan para iwas problema sa mga mawawalang bibi. Iwas wala. Tapos, importante rin na huwag puputulan na sagad para hindi pangit tignan yung mga alaga natin bibi. Yung mga iba talaga sinasagad. Pag tignan mo yung parang, ginan ito naman to, parang gano'n. Pero yung alaga natin, ayun o, parang wala lang. Ayun, parang parang nasa tabi ng tubig. Nagpagupit yung tao, tapos sa tabi ka. Sino kita yung pinagupitan o. Ayun, nakababa ng konti yung pakpak niya. Ayun o, binababa niya. Kita, ayun, binababa niya yung pakpak niya. Pero maganda pa rin tignan, di ba? Kala mo, parang ganun lang talaga yung pakpak. Eto. Ayan, ulit. Meron pa tayong isa. Yung iba, pinuputol nila. Ganito. O, ipakihawak mo ang backpackers. Pinuputol nila yan, ganito. Lalahatin. So, pangit pag sinarado niya yung pakpak niya, makikita mo putol hanggang dito. Lahat. Wala mo square yan. Oo, matatanggal lahat to. Alam mo yung usong gupit yung bata, kayong oo, parang baga, bumboard ba yun? Di ko alam tawag. Kurong. Ngayon, pag tinanggal mo na yun kasi yung flight feathers, itong mga to, hindi na yan makakalipad ng lipad talaga. Makakasampa-sampa siya sa mga mabababang lugar-lugar na lang. Siguro mga 2 feet, ganyan na lang ang kaya niya. Hindi na siya makakalipat ng ano, backward. Yung, hindi nga ba ako din, yung hakbangan, hindi na niya kaya lumipat sa mga ganun. So, huwag puputulan ng diretso, pangit. Pangit tignan. So, dito lang dapat. Tapos, paano magputol? Either na dalawa kayo, or kahit ikaw mag-isa, pwede. Hahawakan mo lang siyang ganyan, yung dalawang pakpak, para bumuka yung pakpak niya. Pero, recommend ko, dapat dalawa kayo magpuputol, para hindi mahirap. Tsaka hindi rin masaktan yung bibi. Oo, para hindi masaktan. Ikaw yung hahawak, gaganon yung pakpak, may isa naman magpuputol. May isang tagaputol. So, pwede kayo gumamit ng gunting. So, yun naman talaga ang dapat. Meron din clipper kasi yung pang-clip talaga ng mga pakpak ng manok. So, dapat matalim yung gunting ninyo para maganda yung pagkakagupit. Hindi madadamage yung pinaka sentro ng pakpak ito, hindi madadamage. Pag mapuro lang gunting kasi nagkaka-crack yan eh. Nayuyupili. Oo, para pangit tignan. Pag matalim ang gunting, smooth yung gupit. So isa pa to na sa mga alaga na ano, yung isa ayun no. Eh yun nandoon. Yun yung nagugupitan na. Dalawa silang puti. Yung iba hindi pa nagugupitan, gugupitan din namin yan. Isa-isa. Yan lang ang, medyo yan lang ang mahirap. Mas maganda pag may nagugupit kayo, ilalagay nyo muna sa isang kulungan. Kasi pag kuwari, ginupit nyo, tapos pinakawalan nyo, minsan nalilito ka kung pagdampot mo, nagupit mo na pala. Tapos minsan alam na nila na, ay, huhulihin ako nito, tatakbo na sila. So, maganda rin naman magpuputol ka na hindi mo sila lalahatin. Pari, bukas naman yung iba, kaya mamaya naman yung iba. Nakakalimutan para nila. Para nakakalimutan nila na hinuhuli mo sila. Kasi ang bibi talaga natural na paano, parang wary siya sa tao. Maliban na lang yung mga talagang tinutukan mo siya mula sisiw na lagi mo siyang hinahawakan. Pero maganda rin naman kasi sa bibi yung medyo hindi sila wild. May mga una kaming bibi na wild. Yung ay talaga naman. Pag pumasok ko pa lang dito sa bibi village yung talagang magwawala na sila. Na. Pero itong mga to medyo na-tame na namin. Medyo hindi sila ganun ka wild. Pero medyo meron silang ilag sa tao pero hindi ganun ka-grabe. So hindi na sila mahirap hulihin. Ano yung mula sila? Kung nari, maglalakad ka sa gilid-gilid tapos hindi nila alam, dadamputin pa lang sila. So, isa-isa yung ginanamin ang mga gugupitan. So, o kaya mamaya yung iba pag medyo kalmado nagiging na. Ano na sila yung at yung parang alam na nila, nahuhulihin sila. So, well,
Napaka-importanting pointers para sa mga nag-aalaga ng baby. Bago pa magkawalaan yung mga baby nyo kapag ganito ng edad. Kami mga pakpak, oh, full grown na. Baga, hindi na yung patubo. Importante din yan, na kailangan natin muna natin na maging palagang full, baga, grown. Full grown na yung pakpak. Makikita mo naman, wala nang oh, tuyot. Baga, tuyot na yung pinaka puno. Yung pinaka root. Ayan, oh. Tuyot na. Wag yung pat, ano pa lang yung alam mong, makikita mo namang parang sariwa yung pag malambot pa yung pinaka root, eh. Ito matigas na. Parang premature yan mangyayari. Yun ang pinaka magandang time na magputol na ng pakpak. Kasi yung patubo pa lang o yung halfway pa lang na patubo, medyo maselan pa yung, baka mabunot lang. Putulin mo tapos nabunot, tutubo ulit. So dapat yung full grown na ganito. Naglalast yan na ano, hanggang sa maglugon siya sa susunod na taon. Doon pa lang mapapalitan ulit. Doon ka magpuputol ulit pag full grown na ulit sa paglugon niya sa sumunod na taon. So medyo matagal mo rin siyang aantayin bago, hindi naman laging pinuputol yan. So, sana may naibahagi kaming importante. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. O, paalam na. Paalam! Relax! Paalam!